Ang prinsesa na may briefcase. Christina, ilang oras ka nang nakatitig sa bintanang iyan? Anong iniisip mo? Pakiramdam ko'y nawawala ako, Ama. Mahal kita at pinararangalan ko ang ating kaharian. Pero hindi ko kayang tiisin ang magagarbong damit na ito at ang pagtayo lang ng parang statwa. Naghahanap ako ng tunay na layunin. Wala ba tayong gabay na espiritu na tumutulong sa atin upang makita ang tamang daan? Ano ang sinasabi mo? Ang kapalaran mo ay maging isang prinsesa. Iyan ang iyong papel, ang iyong tadhana. Hindi yan isang kapalaran, Ama. Kailangan ko ng higit pa sa isang titulo. Sana makita mo yun. Tama na ang mga ito. Bukas, ikaw ay kokoronahang prinsesa. At ang iyong buhay ay magbabago. Maiintindihan mo ito. Ngayon, magpahinga ka muna. At dito nagsimula ang kwento ni Christina. Isang pinagpala, ngunit malungkot na prinsesa. Siya ay may bawat kayamanan ng kaharian. Ngunit kulang sa gabay patungo sa tunay na pagnanasa ng kanyang puso. Ngunit si Christina ay hindi isang tao na mananatiling nakapiit sa kanyang gintong kulungan. Paumanhin, Ama. Isang araw, makikita mo. Kailangan kong hanapin ang sarili kong landas. Palayo sa palasyo at sa mga inaasahan nito. Kailangan kong patunayan sa aking sarili na kaya kong lumikha ng makabuluhang kapalaran sa aking sariling paraan. Walang ideya si Christina kung saan siya dapat magsimula. Napakaiba ng lungsod na ito kumpara sa kanyang kaharian. Doon, alam niya ang mga daan at landas na parang alam niya ang likod ng kanyang kamay. Ngunit dito, Hoy! Magingat ka, babae! Ay, hala! Nandito na ulit ang mga uso ng mga damit ng prinsesa? Hay nako! Walang galang na po? Maari bang huwag mong apakan ang aking damit? Huwag kang magsuot ng ganito sa sakayan ng tren! Ngunit hindi lahat ng pag-asa ay nawala sa lungsod. Hindi nagtagal ay nakatagpo si Christina ng tulong. Iha! Ikaw ba ay naliligaw? Iyak na hindi ka mukhang isa sa mga malungkot na mukha na ito. Oh, Ginang, ikararangal kong labis kung sabihin mo sa akin kung saan at paano ako makakahanap ng trabaho. Hindi ka mukhang nangangailangan ng trabaho upang mabuhay. Ipinabatid ni Christina sa babaeng tungkol sa kanyang sitwasyon. Ngunit dahil hindi niya kilala ang babae, hindi niya isinama ang impormasyon tungkol sa kanyang pagiging prinsesa. Gagawa ka ng sarili mong pangalan, ha? Naiintindihan ko yon. Ibinigay ng matandang babae ang isang business card kay Christina at sinabi sa kanya na tumawag. Meron silang mga trabaho, sabi niya. Yumuko si Christina sa kanya at umalis. Meron talagang isang bagay na tungkol sa matandang babae na nakakaakit. Hay. Dito magsisimula ang lahat. Hindi ito isang paligsahan ng magagarbong damit, Ginang. Paano kita matutulungan? Narito ako upang makita si Ginoong Metropol. Tumawag ako sa numero. Makikita mo. Ibig mong sabihin ay nag-ayos ka ng pagkikita? Sige, makakaalis ka na. Ano? Ako'y masyadong abala. At kahit na nag-ayos ka ng pagkikita, Ginang, hindi ko hahayaan si Ginoong Metropol na makita ka sa ganyang damit. Kaya, magpalit ka at bumalik. At iyon ang unang aral na natutunan ni Christina mula sa isang ganap na estranghero.
kailangan mong magmukhang akma sa iyong papel. At nagbihis si Prinsesa Christina. Hala, tingnan mo, siya ba yung prinsesa? Alam mo ba tungkol sa kanya? Bakit kininusuot niya? Hindi ito madali. Hindi alam ni Christina kung ano ang dapat asahan. At ang mga bagay ay nagiging mahirap. Oh, nako! Christina, nagpadala ka ba ng mensahe sa ating boss gamit ang isang scroll? Oh, tingnan mo ako. Isang prinsesa sa isang kaharian kung saan ang mga liham ay pinapadala sa pamamagitan ng mga kwago. Ngunit matatag si Christina. Alam niya kung bakit niya iniwan ang kanyang palasyo. Ano ang tawag dito ulit? Ito ay isang Excel sheet. Ay. Oops, kukunin niyo ng tagalinis, tama? Christina, naglilinis tayo ng ating sarili dito. Ibig sabihin, ano sa tingin mo? Ikaw ay isang prinsesa? Tama, hindi nga. Ang mga araw ay naging linggo at buwan, ngunit hindi sumuko si Christina. Tiyak na mas madali ang mga bagay sa palasyo. Sana naintindihan ng ama ang aking mga pangarap. Siguradong ipagmamalaki niya ito. Baka tawagin ko siya. Ako na ay isang babae sa lungsod. Tawagin ko ang aking kwago. Kumusta, iha? Hindi ba't ikaw yung naghahanap ng trabaho nung isang araw? Oh, Ginang! Ang saya kong makita ka. Wala akong pagkakataong magpasalamat sa'yo ng maayos. Nakuha ko ang trabaho at maganda ang aking takbo. Mukhang may iniisip ka. Ano ang problema? Ito'y tungkol sa aking kaharian. Kami ay nagdudusa. Si Christina, na puno ng tiwala at lakas, ay naramdaman na panahon na upang magtapat sa matalinong babae na tumulong sa kanya na matukoy ang kanyang landas. Ang kaharian ay nasa ilalim ng isang kakaibang sumpa. Ngayon, isang uri lamang ng pananim ang tumutubo. At nagdudulot ito ng malaking paghihirap sa amin. Hindi ko maintindihan kung paano. Kung ako ang nasa kalagayan mo ngayon, hindi ko naisipin pa ang paano at bakit. At nakapag-ugnay na ako ng bagay-bagay sa ngayon. Ano ibig mong sabihin? Nakapagtrabaho ka na sa mundo ng negosyo, gamitin mo ang karanasang yon. Kung ang isang kakaibang pananim ay tumutubo sa iyong kaharian at wala kahit saan, isipin ang kontrol na maaring meron ka. Maari mong sakupin ang merkado at gawing sentro ng kita ang iyong kaharian. Tumagos sa puso ni Christina ang payo ng matandang babae. Nag-impake na siya ng kanyang mga gamit at bumalik sa kanilang kaharian. Bumalik si Christina sa kanyang kaharian. Dala ang mga kasanayan na tutunan niya sa lungsod na binalik niyang gamit upang pagyamanin ang kanilang lupain. Pagkatapos ng isang taus-pusong muling pagkikita ng kanyang ama, agad siyang sumabak sa trabaho. Inani ang mahiwagang pananim. Napaka hindi pangkaraniwan at hindi natin alam kung ano ang mga katangian nito. Wala akong ideya. Parang sayang lang ito. Hindi. Ang kalikasan ay hindi nagsasayang ng anuman. Ipinadala ni Christina ang mga pananim sa kanyang research lab sa lungsod, kung saan isang mahalagang pagtuklas ang naghihintay. Ang pananim na ito ay nakakapaglinis ng acne at nagmo-moisturize ng balat. Makakabuo tayo ng mga produktong pampaganda mula rito. Pero paano ito gagana, Christina? Tayo'y mga maharlika, hindi mga mangangalakal.
Ama, ito mismo ang matagal ko nang sinusubukang ipalawanag sa'yo. Ayokong matali sa ating maharlikang pagkakakilanlan. Kailangan natin ng kalayaan upang tuklasin at muling hubugin kung sino tayo. Hindi ko maintindihan. Ayos lang yun, Ama. Basta't pagkatiwalaan mo ako. Ay. Ang estratehiya ay napatunayang isang malaking tagumpay. Ang mga produktong pampaganda na Christina ay nagpahanga sa lahat ng mga sumubok nito. Agad na naging sensasyon sa sandaling lumabas ito sa merkado. Hindi lamang nila nahuli ang imahinasyon ng publiko, kundi ang mga kumpanya mula sa malalayong lupain ay agad na nagsimulang mag-alok ng mga mapagbigay na alok para sa dihirang pananim. Ang dating sumpa ay naging isang biyaya at ang kaharian ng Amberfall ay umusbong bilang isang kilalang tagapagluwas ng pambihirang yaman nito. At sa gayon, ang kaharian ng Amberfall ay nabalik sa dati nitong kalawalatian. Ang nawalang alindog ay bumalik. At sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan ng hari ang kanyang tunay na kayamanan, ang kanyang anak na babae. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkamaharlika, anak ko. Napakababa ang aking pananaw, ngunit wala nang makakapigil sa aking matatag at matalinong anak. Sa totoo lang, Ama, hindi ako kailanman talagang nag-iisa. Meron isang matandang babae. Siya ang nagturo sa akin sa aking paglalakbay. Humiling siya ng isang gabay na espiritu, hindi ba? Ngunit ang lihim, mga mahal, ay simple. Magtrabaho na mabuti at matutuklasan mo ang iyong hinahanap.